Kumusta yung lahat mga kababayan natin? Lalong-lalo na sa mga naghahanap ng trabaho papunta dito sa Canada. Ako nga pala si Leon Say, mga kababayan, sa mga hindi pa nakakapanood. Kumusta po kayong lahat? So, andito tayo sa may apartment namin. Aakit muna tayo. Papakita ko sa inyo yung tirahan namin dito sa Canada. So, dito paakit tayo sa aming apartment. Dito po ako nakatira. Yan po ang aming apartment. Ang nagbabayad po nito ay ang kumpanya. Pero kami rin po ay siyempre babayaran mo rin sa kumpanya yan. Wala pong libre dito sa Canada. Kahit na maayos yung tirahan namin dito sa Canada, babayaran pa rin po natin to sa kumpanya. Pero okay din naman, hindi naman masyadong malaking binabayaran namin. So, pasalamat na rin kahit paano maayos yung tirahan namin dito. Itong mga nakaraang video natin, medyo nag-i-improve na yung mga nagko-comment, mga nanonood. So, gagawa ulit tayo ng panibagong video para sakali na makatulong dito sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho dito sa Canada, mga kababayan. Tungkol naman doon sa mga usapin about sa mga visa, Lamia, kontrata, PIDOS, OAC, sa mga requirements papunta dito sa Canada. May mga ginawa na po akong video tungkol doon. So, check nyo lang. Ilalagay ko yung description sa baba ng mga video para makatulong sa inyo. At ngayon mga kababayan, magbabrowse tayo. Maghahanap tayo ng mga hiring papunta dito sa Canada. Legit po ito mga kababayan. Katulad nga po nung sinabi ko noon sa mga nakaraang video ko mga kababayan, kung gusto nyo mag-apply ng legal at legit, mag-apply po kayo sa www.workabroad.com. Gagawa ka lang po doon ng account, isa-sign in mo, maglalagay ka ng mag-a-upload ka ng resume mo doon, at lahat na mga hiring papuntang Canada sa work abroad, pwede mong applyan. Pwede kang mag-send ng resume sa mga agency na ito. Legit po yung mga agency na ito. Pwede nyo po itong i-verify mismo sa website ng www.pua.gov.ph. Nakalista po doon lahat ng mga legit, lahat ng mga legal na mga agency. Isang tip lang mga kababayan, no? Kung mag-a-upload kayo ng resume sa workabroad.com at ang puntire nyo ay dito sa Canada, mas maganda po na ang resume nyo ay naka Canada format na mga kababayan. So pwede nyo namang i-search sa Google kung paano yung paggawa ng Canada format na resume. Mas maganda po, mas mainam po na ang resume nyo ay Canada format na po. Andito na tayo sa work abroad, mga kababayan. Binrowse natin ang nilagay natin sa preferred country, Canada. So, ito na yung mga lumabas na mga hiring sa work abroad. Unang-una, sa first dynamic, personal resources, auto mechanic, technician, 50 ang kailangan nila. 5 years experience, 18 years old and above. Kung gusto mo mag-apply, kiklik mo lang yung apply na yan. Isesend mo na yung resume mo sa First Dynamic. Susunod, kailangan din nila ng flooring installer. Kung marunong ka nang sa flooring installer, pwede ka rin mag-apply dyan. 5 ang kailangan nila sa First Dynamic ulit. Extruder operator. 5 din ang kailangan nila. So maraming hiring.
sa flooring installer ulit. Sa First Dynamic na naman, ang daming hiring sa First Dynamic, mga kababayan. First Dynamic Personnel Resources Incorporated. Ito ang marami. Butcher, meat cutter, 100 ang kailangan nila ngayon. Sa magsaysay global. Flooring installer ulit. Ang daming kailangan flooring installer ngayon. Extruder operator. Cook. Kung isa po kayong cook, chef. Sa IPAMS. Maganda pong agency yan. Pwede po kayong mag-apply dyan. Articulated truck driver. Kung kayo ay isang qualified truck driver, 50 po na tao ang kailangan nila dito sa Canada. Ang dami. Click natin yung pangalawa. Swine technician. 30 na tao po ang kailangan nila. Sa magsaysay global po. Ang daming kailangan ng flooring installer ng First Dynamic. Auto technician, mechanic. 5, boring machinist. So, iyan po yung mga hiring nila ngayon dito sa Canada. Base po sa www.workabroad.com. Maari po kayong mag-apply. Bumisita sa website na to. Legit. Dito po ako nag-a-apply dati. Papunta sa Saudi. Papunta sa UAE. Sa Abu Dhabi, Dubai. Dito po ako nag-apply sa work abroad. So ano pang iniintay mo, makabayan? Kung naghahanap ka ng trabaho at isa ka sa mga qualified na hiring ngayon sa www.workabroad.com papunta dito sa Canada, huwag ka na magdalawang isip. Applyan mo na. Pagkakataon mo na. Para matupad ang pangarap mo na makapunta at makapagtrabaho dito sa Canada. Isang tip lang mga kababayan, ano? Kung mag-a-apply kayo sa Canada, lahat po ng inyong pipil apan, kahit sa inyong resume, dapat po ay totoo. Huwag na huwag po kayong mandadaya sa mga resume, sa mga certificate of employment, sa inyong background. Lahat po ng inyong pipilapan, kailangan po as much as possible, huwag po kayong magsisinungaling, kailangan po totoo po lahat ng isusulat ninyo. Dahil once na nandito na kayo sa Canada at pangarap nyo na maging PR, lahat po yan ay iba-background check ng Canada. Kapag nalaman po nila na ikaw ay nagsinungaling, hindi ka na po mapi-PR. Or kahit na PR ka na, babawiin po ng Canada government ang iyong permanent resident status at pauuwiin ka ng Pilipinas. So, inuulit ko, maging totoo tayo sa lahat ng mga pipilapan natin. Huwag na huwag po tayo magsisinungaling. Kung meron po kayong mga tanong, i-comment nyo lang po sa baba. At sasagutin ko po lahat ng inyong mga katanungan sa output po ng aking makakaya. At pwede rin po kayong mag-send ng message sa aking Facebook page. Dito po yon. Para mabilis ko po makita at mabasa ang inyong mga katanungan. Nakasisigurado po kayo na lahat ng inyong katanungan ay sasagutin po natin. Base po sa ating kakayanan, base rin po sa ating experience papunta dito sa Canada. Muli po mga kababayan, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa aking channel para makagawa pa tayo ng mga ganitong klaseng video para makatulong pa tayo sa mga kababayan natin na nagaanap ng trabaho dito sa Canada. Paki-like and share na rin po yung video natin. Pindutin nyo po yung notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video dito sa Canada. Muli po, maraming salamat. Ako po si Leon Singh.